natin sa amin ngayon ay umuulan. Pagkatapos ng snow, ayan naman, ulan naman ngayon. Parang ano, parang... Alam nyo guys, ang weather dito sa amin ngayon parang ano, parang spring weather. Ato da it must give. That's my technique. Lock to the show. Kailangan talagang ano, haluin mo siya ng kamay para makuha mo yung consistent ba ng ano, ng pagmix ng mga ingredients. At hindi kasi kailangan malabnaw. Ayan, sana okay na to. Ayan, at binibilo ko na siya sa pamamagitan ng teaspoon. Okay, bilisan na natin, Inday. Dito ko siya ilagay sa maligamgam na tubig. At nagpainit na rin ako ng tubig para dito siya iluto. Hindi kailangan na kukulo ang tubig. Kailangan lang nasa middle heat lang siya. At iluto lang natin siya ng 15 to 20 minutes. At ganun siya ngayon. Kasi malalaki yung aking nagawa. Kailangan pala mas naliitan ko pa. Kasi mag-e-expand pa siya dahil meron ang baking powder, kaya malalaki siya. Ito yung first batch. At ayan na nga, nailuto ko na, nakapagawa na rin ako ng sauce. At ayan, hindi na kami makapaghintay. Gusto nang matikman, lalo na itong aking binata, favorite nito, dahil dito siya pinaglihi. At ayan guys, the other day, nagluto na naman uli ako. Ito yung natira at yung kalahati na i-freezer ko na. Ayan. Hapon na ngayon, nagpaluto uli ang anak ko. Ito na ang fishball. Ayan. Yummy. Fishball. Pangatlong luto ko na ito. At ang ginawa kong sauce ay yung ano lang, yung toyo at saka suka. Ayan. Kasi gumawa ako ng sweet. Hindi nagustuhan ng mga anak ko. Mas gusto nila ito. Ayan, tikman natin. Sarap. Sarap. Namiss ko to. Lasang-lasa ng gawa ng sa Pilipinas. Ayan. Sarap. Alam nyo, nagawa ko nito siguro mga 200 pieces. Nang ginawa ko yung una, napaluto na agad ang mga anak ko. So, ibig sabihin, yung 100 pieces na kain namin nung gabi, nung pagkatapos kong iluto, then umaga, nag-prito uli ako, then ito. Then yung 50 pieces na ano, nag-freezer ako. Kasi gusto ng anak kong ano, kainin next time. Sarap. Naka. So, nagpaluto kasi uli ang anak ko. Alam nyo ba yung aking anak na panganay? Dito ko pinaglihi sa fishball. Kaya ang nilihi niya sa fishball.
Yun lang. Thank you for watching. Ayan, hindi ko na i-video. Kasi nagawa ako guys ng ano ng homemade fishballs. Ayan. Tikman natin. Masarap kasi siya. Kain tayo, Diyos ko. Parang ayokong tumigil kumain. Alam niyo guys, nung pagkagawa ko nito nung gabi, talagang siguro 100 pieces, pinirito ko na agad at talagang hindi na kami makahintay tikman. Ang lasa niya parang lasa ng sa Pinas. Yung anak ko dito ko pinagbili eh. Kaya ang bilid niya na sa fishball. Kaya nang nakita niya, nagpaluto agad siya. At kaninang umaga, nagpaluto uli siya at ngayon gabi uli. O diba? Matagal lang na trabaho pero sulit dahil ang sarap niya. Mahilig kasi ako sa fishball. Nako.